Hi guys, welcome to my channel. If you are new to my channel, welcome here to my channel. And if you're been subscribed to my channel, welcome back. So today guys, ang i-share ko ay opening my birth certificate na kararating lang today galing sa Pinas. So share ko sa inyo kung ilang days kong hinintay itong birth certificate from NSO. So pinadala ng sister-in-law ko sa LBC guys. Ayan, LBC. Kaya ko naman ito kinakailangan yung birth certificate guys, kasi yung birth certificate ko na nadala ko dito eh nawala ko, hindi ko na mahanap. Kaya nagpakuha ako ulit ng birth certificate sa nanay ko before ako umalis sa Pinas. Ako ng power of attorney para kung mayroon akong mga kakailanganin sa Pinas na kahit wala ako, okay pa rin, kasi mayroon akong power of attorney na iniwan ko doon sa mother ko para siya na lang mag-ano kung mayroon akong mga kakailanganin doon, na kahit wala ako doon, makakuha pa rin sila ng mga dokumento kahit wala ako sa Pinas. So, good thing to do guys. Let's say, katulad ko, naninirahan na ako dito sa Ohio. At ano na lang ako umuwi doon pag magbakasyon, like you know, December. Usually nagbabakasyon ako ng December, usually every December. So tulad nito, kailanganin ko yung birth certificate ko dahil nawala ko yung birth certificate ko. So ngayon I need a new birth certificate dahil magkukuha ako ng dual citizen, kasi US citizen na nga ako guys dito since 2008. So now I need to apply dual citizenship. Kaya kailangan itong birth certificate ko, kasi isa ito sa requirements na kailanganin pagkukuha ng dual citizenship. Kasi now guys, sa yung government ngayon sa Pinas eh na-approve na yung kailangan pag hindi ka na Filipino citizen, kailangan kang kumuha na ng tourist visa. So like tulad ko, American citizen na ako. So kung hindi ako mag-ano ng dual citizen, I need to apply a visa para maka-uwi ako, makabakasyon ako sa Pinas. Eh may property naman ako doon, kaya magkuha ako ng dual citizen. So ngayon guys, ito, yan. So, i-open natin to guys. So, mega shout out sa aking sister-in-law na siya talagang nagtulong sa nanay ko guys. Kasi, yun na nga, medyo hirap na rin yung nanay ko. Kaya, siyang nagtutulong punta ng, doon sa tinuhanan ito sa Sugod Southern Leyte guys. So, ang pinakat town na pinupuntahan namin doon pag nag-grocery, ganun. It's another bigger town, city sa Southern Leyte. Yung pinaka ano talaga sa Southern Leyte guys, city is Maasin, Southern Leyte. Maasin, yan yung pinaka ano talaga ng Southern Leyte. Pero yung Sugod guys, parang yung Sugod at saka Maasin, parang kunti lang iba yung kalakihan at saka yung crowd ba. So, yan. At dyan kami nag-grocery sa Sugod. Sugod, Southern Leyte. Dyan ako lagi pag nag-uwi ako. Yan, dyan ako nag-grocery. So now, guys, let's open this. Ayan. So, finally,
Natanggap ko, guys. Nag-worry din ako nito, guys, kasi akala ko hindi dadating. Kasi yun na nga, alam mo naman yung mga nangyayari ngayon, di ba? At last time ako nagpadala ng box sa Pinas, guys, yung sa post office na ano lang, yung may mga importante din akong mga nilagay doon sa box na yun. At hanggang ngayon hindi pa dumating, guys. Ano na, hindi pinadala ko yun mga I think February. Hanggang ngayon hindi pa dumating. Aywan ko, guys, baka wala na yun kasi na-stuck yun sa ano, sa Manila. Kasi yun na nga sa ano ngayon doon. Aywan ko lang kung matatanggap pa nila yun, baka kinuha na yun sa mga taga post office diyan sa Manila yun. Kasi mayroon ako mga vitamins yun, guys, vitamins para sa parents ko at saka yung isang ano na kailanganin, importante para sa nanay ko kasi kailangan niya yun. Ayun, hindi na niya na ano kasi hindi pa dumating yung ano. Tapos mga basta I think sa box na yun, guys, I think mga worth of mga I would say mga $200. So $200 ano din yun, guys, almost 10,000 pesos plus, guys, nagbayad pa ako sa post office ng mga $70+. So almost mga 15,000 yung box na yun, total yung shipping at saka yung mga nandoon sa box na yun na pinambibili ko, na hanggang ngayon hindi pa dumating, guys. Ano na, ilang buwan na. Kasi yun na nga, February ko pa yun pinadala, hanggang ngayon hindi pa dumating. Kasi nga akala ko okay pa yung mga time na yun kasi kakaano pa lang nga sa nangyayari ngayon sa mundo. Yan. Kaya ewan ko lang, guys, kung dadating pa yun. So, ito na nga, guys. So, mega shout out sa aking sister-in-law, Lilith. Ayan. Lilith Donghil, Likayan. Ayan. Ayan. Dumating na talaga siya, guys. Ayan. My NSO birth certificate. Ayan. So, finally, dumating. Finally. I'm so happy. Ayan. Kasi yun na nga, guys, isa itong requirements na kailanganin ko para kumuha ako ng dual citizenship. Ayan. So now, guys, let's talk about how many days naman ito na hinintay ko. Pinadala niya sa LBC. Ayan, pinadala niya sa LBC. Ayan. So, mega shout out sa mga employee dyan sa LBC sa Sugod, Southern Leyte. Ayan, dumating na yung pinadala ng sister-in-law ko. Ayan. So, dumating, guys. Hinulog ito ng sister-in-law ko ng September 27. Tapos, today, natanggap ko October 7. So, it means 10 days lang, guys. Dumating na ito. Ayan. So, madali lang, first time itong gitry namin na magpadala sa LBC. Tapos ngayon, guys, magkano naman ang binayad ng sister-in-law ko pagpadala nito? Is 1,460. Ayan. So 1,460 pesos. So, yan ang nabayaran nito pagpadala lang nitong birth certificate ko. Yan. So, 10 days dumating na. Then, ang nabayaran niya is 1,460. Yan. So, at again, kailangan ko ng birth certificate ko kasi nawala ko yung birth certificate ko na dinala ko dito. Kasi yun na nga, hindi ko na mahanap. At kailangan ko rin talaga nito dahil magkuha ako ng
dual citizenship. Dahil American citizen ako, guys. So, since 2008. So, medyo matagal-tagal na rin. So, ayan, guys. Ang share ko today sa inyo. Ang topic for today. That's my topic for today, guys. So, yan na, guys, again, yung government natin sa Pilipinas ngayon, na-approve na yung if no Philippine passport, you need a visa na. Mga American, mga foreigner, kailangan na nating magkuha ng either visa. Kung hindi ka man na Pilipino, kung hindi ka man Pilipino, you need a visa to go to Philippines now. Or kung ano naman, katulad ko, naging American citizen na ako, so I need to apply a dual citizenship. So yan ang gagawin ko, guys. Next step. So kailangan kong pumunta ng Chicago para mag-apply ng dual citizen. Or minsan naman, guys, may pumupunta dito minsan na mga taga ano immigration sa Chicago. Pumunta sila dito sa Ohio. Pero bihira lang din, guys, at saka by appointment din yata 'yan pag gusto nating mag-ano ng renewal ng passport at saka yung mag-apply ng dual citizen. So 'yan. 'Yan ang mga gagawin. So again, guys, thank you for watching this video. It's kinda important video kasi yun na nga, kung meron tayong mga kakailangan din doon sa Pilipinas, especially sa mga ganito, guys, mga importanteng document, tapos wala tayo doon sa Pinas, ang ginawa ko, nag-iwan ako ng power of attorney before ako bumalik dito para sa nanay ko, para kung mayroon ako mga kakailanganin ng mga dokumento doon at wala ako, pwede na niyang gawin kahit wala ako doon. So yan, kailangan natin gumawa ng power of attorney, guys, para sa pamilya natin doon, para pag may mga kailanganin natin na wala tayo doon, makukuha pa rin nila. Ganon. So again, guys, thank you for watching, and if you are new to my channel, kindly like and subscribe, and don't forget to slam that notification bell so every time I posted a new video, you will get notified. So again, take care and God bless, and see you next time. Love you all. Bye.